Mahirap mag-isa. Mahirap mag-isa. Hello guys! Welcome again to my YouTube channel. And for today, let's answer the question, how to vlog alone? Ang hirap mag-isa. Mahirap mag-isa. Sa totoo lang. So, beginner version po ito. So, ito po yung ginawa ko bago po ako mag-start mag-vlog. And I hope na makatulong para sa iba na gusto din mag-start mag-vlog. And isang magandang paalala na hindi lahat sa atin ay susuporta. Kaya, bago ka mag-start, dapat handa ka sa possibility na self-support lang lahat. Sa unang tip, bago ka mag-start mag-vlog, tanungin mo muna ang sarili mo. Kaya mo ba maging director? Kaya mo ba maging editor? Concept writer? At syempre, kaya mo ba maging artista? Amazing! So, kung kaya mo, pwedeng-pwede ka nang magsimula. Walang pipigil sa'yo kapag gusto mo. Kapag hindi mo naman talent ang mga nabanggit, okay lang din because there's no harm in trying. So, kapag gusto, madaming paraan. Pag ayaw, madaming dahilan. Wow! Alright! Tip number two. So, kung mahihiyain ka, okay lang din. Kasi dito sa pagbablog, ma-overcome mo yung pagmahihiyain mo. Dahil dito, magkakaroon ka ng personal growth. Lakasan lang to ng loob. Kaya kung sasaba ka, tibayan mo. Para lahat ng criticisms na maririnig mo sa ibang tao, pasok dito, labas dito. Pero syempre, kailangan magkaroon tayo ng improvement palagi. Tip number 3. Huwag ma-frustrate sa magiging overcome ng video mo. Just express yourself at gawa ka lang ng gawa ng video depende sa gusto mo. Kasi personal vlog mo naman yan eh. Hindi ka naman madidiktahan ng ibang tao kung anong gusto mong gawin sa vlog mo. Depende na lang kung nahingi ka ng suggestion sa ibang tao para makabuo ka ng isang concept na makakapagpasaya din ng iba. Amazing! So, kung nakakaroon ka na yung struggle sa pag-edit at hindi siya naging successful sa first vlog mo, sa pag-edit mo, it's fine. Kasi sa mga susunod, ma-i-improve mo naman yon. Kaya, nung first vlog ko, medyo may palpak din. May mga lapses pa. Pero, hindi, it doesn't mean na susuko na ako at ititigil ko na ang pag-vlog dahil lang sa simple mistake. Amazing! So, yun. Ngayon, i-share ko na sa inyo kung paano ako nagva-vlog. So, kung wala kayong gamit, okay lang yan. Walang camera, okay lang din yan. Kasi beginner pa lang tayo eh. So, kapag beginner, kung ano lang ang meron ka, yun lang ang gamitin mo. So, ang ginagamit kong camera, walang iba kundi ang cellphone ko. So, iPhone 6 po ang gamit ko sa camera. Yun din ang ginagamit ko sa editing at the same time. So, minamaximize ko talaga ang gamit ng phone ko. So, overuse na siya. Pero, okay lang yun. Kung saan ka komportable at kung saan mo sigurado na matatapos yung editing. At saka, kung saan mo matatapos yung vlog mo. Yung video mo, I mean. Tapos, kung wala ka naman videographer, okay lang din yan. Kasi, may paraan ang lahat ng bagay. Kung walang gamit, ikaw mismo yung gagawa ng isang bagay na makakatulong sa'yo dahil nga self-support lang. Mag-isa lang tayo. So, dahil doon, ito ang ginawa ko para doon sa first vlog ko, para makapag-video ako na medyo decente at medyo maayos naman kahit papano. So, ito ang ginawa ko. Ipapakita ko sa inyo. Ang hirap ko makilap dito. Struggle is real talaga. Sa pag-vlog, lalo na
lalo na kapag mag-isa ka. Struggle is real. Pero in my girl nila ang ginagawa ko. Ay, aray aking kama, aray double day. Ngayon, ang ginawa ko, aray monopad namin. Hindi nga lang ako bakit. Aring, nadini kasi ako sa solo kahit padam na eh. So, arilaan kasi ang meron ako. Eh, scoopo limited lang ang maaabot na rate. Hanggang saan laang. So, ang ginawa ko, para maging ano siya, hindi siya lumaglag. Kailangan mo ng straw, talian mo, itingan mo ang tali, para hindi magpagayong-gayong. Ngayon, aray mahabang taling aray, at pagkadaan mo ang tali. Ngayon, aray ginagarni ko, yan. Pag nagayaan ko, aray may isa pa, antay, kukunin ko kung paano siya tinatayo. Yan, struggle is... Kaya kung kayo magbablog at na mag-isa, napakahirap, pero masaya naman kapag nakatapos ka ng isang vlog, successful. Pero nga hindi ko na tinatanggal din eh, gawa nga ng gagamitin ko din naman. Tapos aray pa, ay siyempre nakababang ganyan, anong gagawin ko, alam nga naman gumayan din yan para lang makita ko sa camera. Siyempre, gagamitan ng utak. Ay, patatungan. Aray, lalagyan ko ng patungan. Alam nyo ka kung anong gamit ko na pinapatungan na rin. Inside. A few moments later. Hirap pumakayat. So, aray ang ginagamit ko. Salamat sa rubis ko. Salamat sa lalagyan na rebisco at may napapatungan ako na kamit. Dinagayan ko lang yan. Yan, para tumaas. Yan, hindi nyo kita. Saglit lang. Uh-oh. Pagkahirap ng padaling gat na. A few moments later. Yan. So, ganyan ang hitsura niyan. A4 talaga. Nasa wall ko naman. Ayan yung minamano-mano ko. Ang problema, ako yung naka-front cam, so useless lang yan. So, depende naman sa inyo kung maglalagay pa kayo ng ganyan. Ito nyo na kung paano ko ginawa yung pagsaset up ko ng camera para makapag-start ako mag-video. Diba, nakakatuwa na patali-tali lang. Pero nakaka-survive at salamat kay Redisco. Sa lalagyan ng Rubis ko at meron ako na pagpatungan. So, para-paraan lang yan kung gusto nating maging successful yung ating vlog. Amazing! And next, yung pagiging director. So, yung pagiging director, syempre, alam mo kung kailan ka titigil. Alam mo kung kailan mo ikakat yung video mo para sa editing. So, strategy mo na yun kung paano mo siya ihahati-hatiin para sa transitions. Amazing! And then, yung pagiging concept writer. So, kapag mag-iisip ka ng content, hindi ako pro, pero, iniisip ko na lang na kaya ko kasi gusto ko yung ginagawa ko. So, naggawa agad ako ng mga lineups na magiging concept ko sa mga susunod na videos. And talagang gumagawa ko, hindi naman siya script kasi syempre kailangan mong magsalita naturally. So, parang nagsusulat lang ako sa isang notebook ng parang guide or pinaka-flow ng video para mas madali kasi yun sa editing, para hindi maglabo-labo yung transitions. Amazing. So hindi po ako pro. At yun lang po yung ginawa ko sa aking first vlog, kaya sineshare ko lang din doon sa mga beginner na gusto mag-start din mag-vlog kasi wala namang imposible talaga kapag gusto mo. Tapos dapat handa ka ding maging dapat talaga maging handa ka maging artista. Siyempre ako, nahihiya din naman po ako sa una, pero lakasan lang talaga ng loob at don't mind po kung ano yung iisipin ng ibang tao.
Kasi yung iba sasabihin, eh, makadali lang naman are. Makadali lang ang pagbibidyo, pagbablog. Ano ba mapapala mo di? Hindi ka naman famous. Pero okay lang yon. Huwag nating isipin yung mga negativities sa buhay. Maging ano ka lang. Maging positive lang tayo na time will come. Malay natin, di ba? Malay natin. Basta don't lose hope lang. And si Lord lang talaga yung makakapagsabi kung para sa atin yung isang bagay. Basta wag nating susukuan. Yon. Ang pinaka mahirap na part ay yung pag-e-edit. Lalo na dun sa mga walang talent talaga pag-e-edit kahit sa basic. Kasi ako wala talaga. Wala talaga akong idea sa pag-e-edit nila. So, ang ginawa ko, tulad ng sinabi ko, nag-trial ako, nagtanong ako sa kanila kung saan sila nag-e-edit, nag-trial ako ng intro, and then eventually na naging successful yung first intro kahit na hindi pa rin siya, kumbaga, attractive panoodin. Pero, okay lang sa akin kasi alam kong time will come, matututo din ako at malay mo maging professional pa sa pag-e-edit, lalo na't mag-isa pa lang ako ngayon. Wow! Malay nyo, magkaroon ng team. Team palala. Malay natin, wala makakapagsabi. Haplos ng pagiging professional sa editing. So, kung gusto nyo mag-vlog, you can start now. So, supportahan ko natin ang mga beginners. Katulad ko. Hashtag support, hashtag no hate, just love. At isang magandang paalala, just do what you love and love what you do. And that's all for this video. And if you find this helpful, please don't hesitate to subscribe, like, share, and click the bell button for notifications. Thank you all for watching.